life can be full of ugly memories. Hindi naman lahat ng photo album ng buhay ay parang album ng Kodak. Good morning yesterday na ang ganda-ganda ng memory, may mga ulap-ulap, hindi lahat. Maraming masasaklap na alaala at ginugunita ang tao. Job 13:26. Kay pait naman ng iyong mga paratang. Kasalanan ko noong ako'y bata, iyo pang ibinibilang. So pati daw mga kasalanan ng kabataan ay nagbabalik. Sapagkat ang lahat ng pagkakamali ng tao ay nagbabalik sa kanya. Dahil sabi rin sa Biblia, kung anong itinanim ay inaani. Kaya yung mga masasarapang buhay na maraming nagawang kamalian ay may nervyos din yan kung kailan sila babalikan. Hindi rin natatahimik. Kaya higit lalong mabuti na nagtatanim ng maganda sapagkat alam mo rin na babalik at babalik. But yes, life can be full of ugly memories. Maraming bansa po ngayon hanggang ngayon ang mga turistang Hapones ay hindi welcome kasi naaalala pa nila yung pahirap na dinanas nila sa mga Hapon. An ugly memory. Maraming mga hindi umaten ng family reunion kasi ang laman ng utak nila is an ugly memory of some cruel relative. Maraming ganun. Life can also be full of enemies. Inaway mo, inaway ka, pareho nilang ending, magkaaway kayo. Psalm 13 verse 2. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. At ganyan ang nararamdaman ng maraming tao para bang laging matagumpay yung masama, laging matagumpay yung kalaban natin. Pag inisip natin, napakaraming pabigat ng buhay, ang daming basura, kaya lang anong gagawin mo? Hindi naman yan pwedeng itapon. Akala po ba natin nagtatapon tayo ng basura? Hindi. Nakita nyo, lahat ng basura ang ibinatapon ng tao sa ilog bumabalik pag bumaha. Di naman nawala eh. At kahit anurin pa yan ang ilog at madala sa dagat, nakaalis ba sa planetang Earth ang basura? Hindi. Kung polluted ang ating hangin at umihip ang napakalakas na bagyo, nawala yung polluted air over the city, pero sa nagpunta, lumipat lang yun na ibang lugar, wala namang ibang pupuntahan, nandito rin sa Earth. Kaya napakahangal ng mga tao na nagpo-pollute. Sumisira ng environment. Akala nila mawawala yon. Kasama rin natin yon. At isang napakalaking kamalian ng marami. At pinagtataka ko ito kung bakit meron tayong national vice na magtapon sa ilog ng basura. Akala mo ba pag inanod ng tubig yun at hindi mo nakatapat ay wala na yung basura, lumipat lang yun ng lugar. At bukas, ang basura mo, yung galing doon sa taas na inanod patungo sa'yo. Bakit hindi matutunan yon? Anong gagawin sa basura? I-recycle. What to do with this garbage? Do we bear with it? So lahat ng pinag-usapan natin at mga iba pang hindi nabanggit, lahat ng hirap at basura ng nakaraan, bubuhatin na lang ba natin pagtitiisan ng alingasaw nun sa ating buhay? No. Because people can be free in the Lord. The Lord is wonderful at making new things out of old things. The Lord sets free even from one's own garbage. Galatians 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Double use of the word free. Para sa kalayaan, kaya tayo pinalaya. At saan kaya tayo pinapalaya ni Jesus? Pinapalaya tayo mula sa basura ng nakaraan na kung hindi sa Kanya, at kung hindi sa ating pagsuko sa Kanya, ay kailangan nating pasanin, pagtiisan, at amuyin habang buhay. People can have another life. People can have another chance in the Lord. Maging yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, pinakasukdula na ng pagkakahiya ito at pagkakasira ng reputasyon at pagkatao at hinaharap, hindi siya kinundena ng Panginoon, hindi siya inusgahan. At yung mga taong gustong bumato sa kanya, sabi ni Lord, yung walang kasalanan, mauna na. Siyempre, walang nangahas dahil lahat may kasalanan. At nung tumunghay muli ang Panginoon, ay sila na lang dalawa ng babae ang natira doon sa lansangan. Nag-uwi na yung iba't napahiya. At sabi niya sa John 8:11, wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Recycling at its highest. Sabi, napahiya ka na sa buong village na ito. Nung araw naman kasi, kung saan ka ipinanganak na baryo, doon ka na mamamatay. Hindi tulad ngayon.
kaya ang buntot mo, hila mo buong buhay. Tanda ng lahat ang ginawa mo kahit nung maliit ka pa hanggang paglaki mo, walang kakalimot. Pero ang sabi ng Panginoon, walang naglakas ng loob na mahumusga sa iyo, hindi rin kita husgahan at hindi kita i-condemn. Hindi kita hahatulan. You know what Jesus just did? Jesus saved somebody from becoming a garbage because garbage is created by condemnation. Pag binaliwala mo na ang halaga ng isang bagay, doon pa lang siya nagiging basura. Pero habang iniingatan mo pa yung kahon ng sapatos na binili mo pa noong 1981, hindi pa siya basura. Pero sa tingin ng kapatid mo, nalinis ng linis, basura yun, gusto niyang itapon. Kasi winala niya ng halaga. Pero habang pinapahalagahan mo pa, hindi pa basura. At ganoon ang ginawa ng Panginoon sa babae na kasala. Pinahalagahan. Kung ganoon, hindi naging basura. Nagiging basura lang isang bagay o isang tao pag tinanggalan natin ng halaga. At salamat, hindi inaalis ang Panginoon ang halaga ng tao. Pinahahalagahan niya kahit sino, kahit pa nga yung nahuli sa akto ng pagkakasala. Life becomes a garbage when life is condemned. Kaya nakita niyo po yung mga tao na nagpapakamatay kasi they condemn their lives. They end it because they no longer find meaning in it. Ano mga buhay yung umaasenso, yung pinapahalagahan? Anong tao yung tumataas, yung nagbibigay ng dangal at ipahalaga sa kanyang sarili? Sapagkat habang pinapahalagahan mo, basura man sa tingin ng iba, yan ay kayamanan. Jesus did not condemn, but prescribed renewal. He prescribed restoration and reuse. In other words, Jesus prescribed recycling. Meron kayong mga kabasurahan sa buhay, meron tayong mga kasiraan, may mga pinroblema, kapintasan, recycle your life. That's what God wants to happen. Huwag niyong isumpa ang nakaraan niyo, kahit ano pa yon. Kasi hindi niyo pwedeng sumpain ang nakaraan, hindi niyo susumpain niyo yung sarili, sapagkat kayo rin yon. Hindi niyo pwedeng baliwalain ang isang bahagi ng nakaraan o ng inyong buhay na hindi niyo babaliwalain ang isang bahagi ng inyong pagkatao.